Magandang hapon, guys. I-share ko lang. Na-discover ko sa bagong P1 error. Okay. So, ito kasi dalawang araw akong nagpahinga. Mali. Isa. 3 days ko siyang hinanap. Pinagtsagaan ko talaga. Medyo tagal, no? So, ito. So, yung P1 error, na-solve ko na. Na-repair ko na to. I-explain ko. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung pinalitan ko. Direct to the point na tayo. Diba? Ito. Bali pala, ang error ng board na to is P4. P4 muna tayo. So, naging okay yung P4. Ang pumalit is P1. Yun. So, yung P1, medyo pinahirapan ako nun. So, hindi mo sa'yo. Sa P1, chinek ko na lahat to. Pati itong relay, yung resistor na 1 million ohms, yung 1,000K, nagpalit na ako ng IC drive, nagpalit na ako ng, ano ba to? Hindi ko alam kung anong tawag ito, baka diode. Diode, itong tabi ng resistor na to. Ito maliit. Yung tatlo ang paa. So, okay guys. Napalitan ko na yon. Palitan ko na. So, same scenario pa rin. Ganun pa rin ang scenario. Aandar lang si compressor, mga 1 seconds, patay. Tapos, mag-alarm ng P1. So, tinry ko lang ha. Inisa-isa ko pinalitan. Ganun lang din. Kala ko at susuko na ako eh. So, yun. Pinalitan ko siya. Ngayon, napalitan ko na siya. Ganun pa rin. So, naghanap ako ng bakit iba pa ang katanungan ko. Bakit P1 pa rin? Na-check ko na to. Na-check ko na itong parts na to. Na-check ko na to. Na-check ko na lahat ng connection. Ganun pa rin. So, ang last option ko guys is, hindi pala last option. Ang huling nakita ko guys na problema niya is ito. Itong IC na to. Ito. Ito ang IC na, yung IC-105. Ayan. Inyong 2, 4, 8 ang paa. Bali, 16. Ayan. So, nung napalitan ko to guys. Napalitan ko to. Kinuha ko dito sa board na to. Kinuha ko siya. Tinanggalan ko siya. Spare ko to na board. Tinanggalan ko siya. So, yun. Nag-working siya. Nag-working ng compressor ngayon. Tuloy-tuloy na. And then, ito testing natin to para makita nyo rin na ano. Bali ito. Junk board to. Oo. Pag-aralan ko lang. Kita nyo naman. May mga ano na yan, no? Putol na yan. Junk board to. So, yun. Actually, galing na to sa ibang technician. Hindi na na-repair. Ngayon, binili ko na lang para pinag-aralan. Sa atis, sa tiyaga-tiyaga, pag nakuha ko rin ang problema. Ngayon, working na tong board na to. Working na siya. So, guys, itong ibang dahilan, yung scenario nito, a-under lang si compressor saka mamamatay. Ganun lang, paulit-ulit lang. So, ito pala naging isang scenario ng P1 error. Itong IC na to, kung makikita nyo guys. Ito, same din sila nito. Napalitan ko na yan, na-check ko na yan. So, papakita ko sa inyo na working na itong board na to. Working na siya. So, guys, testing muna natin para makita nyo na working na siya. Okay? So, lilipat ko lang yung camera. Ito tayo. Yan. So, yan. Mag-test tayo. Sensor. Power supply.
Ayan. Si compressor. Ayan. Kapunan natin. Hindi nagising na rin. Para safety kayo, magkabit din kayo ng breaker sa pag-testing nyo. Para safety yung mga ano. Kung sakaling may short, mag-slip ka agad. Ayan. Tumunog na. So, wala tayong remote. Ito, bubuksan ko na siya sa manual switch. So, kita nyo guys. Umilaw na siya. Ayun na yung, ano, naka 24 lang tayo. Kasi manual switch lang tayo. Yun. Kita nyo yan. Mali, share ko lang to ah. Naging, ano ko ah. Hindi naman sa, ano, share ko lang to kasi... yun ang nakita kong problema niya. Yun ang last na option ko na pinalitan. Diba, kadalasan, relay, yun, resistor, na 1 million ohms sa kayong 1,000K. So, yun. Dito naman, hintayin natin umandar si compressor. Hintayin natin na, yun lang. Ayan guys, naman dyan yung compressor. So, okay na siya. Bale, ito palang gamit kong compressor is pang 2HP. Pang 2HP yan na inverter. Ayan. Medea board tayo. Medea board. Dami naman gumagamit ito eh. Ayan o. So mga guys, papatayin ko na at i-picture ng ano at sa sunod na repair natin, PO naman. Abangan nyo na lang. So guys, salamat. Thank you.